Magandang umaga mga bata. Ria, pangunahan mo ang panalangin sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Bago magsiupo ay ayusin muna ang mga upuan at pulutin ang mga kalat. Magsiupo na. May lumiban ba sa klase? Mahusay. Bigyan ng limang palakpak ang bawat isa. Bago tayo bumako sa ating talakayan ay mabalik-aral muna tayo. Ano nga bang kilalakay natin kahapon, Eliza? Tama, ang kilalakay natin kahapon ay tungkol sa Borges at Mekanismo. Ano naman ang ibig sabihin ng Borges? Trixie. Ang ibig sabihin ng Borges ay tungkol sa mga taong naninirahan sa Europa noong gitnang panahon. Ano naman ang ibig sabihin ng Mekanismo? AJ. Magaling. Ang ibig sabihin ng Mekanismo ay tungkol sa patakarapang ekonomiya noong 16 na siglo hanggang sa 18 siglo. Bigyan ng limang palakpak ang iyong mga sarili dahil sa nakinig talaga kayo sa talakayan kahapon. Ay may hinda akong gawain. Hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ito ay unang pangkat at pangalawang pangkat. Ang bawat pangkat ay bubuo ng isang salita ng galing sa pinaghalo-halong letra. Naintindihan ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto. Magsimula na. 1 minuto na lang ang natitira. 10 segundo. Tapos na ba? Pangalawa. Ano ang nabuo nyo? Tama. Ang nabuo nyo ay kolonyalismo. Bigyan sila ng 3 palakpak. Ang pangkat mo na naman, ano ang nabuo nyo? Tama. Ang nabuo nyo ay imperialismo. Bigyan sila ng 5 palakpak. Imperialismo, ito ay isang batas o paraan ng pamamahala kung saan ang malaki o makapangyarihang bansa ang nanghahangad upang palawakin ang kanilang kapangyarihan. Manatili lamang kayo sa inyong kagrupo dahil may gagawin pa tayong saliksikin o hanapin ang kahulugan ng inyong mga buong salita kanina. Pangkatuna, saliksikin nyo ang imperialismo. At ang pangalawang grupo naman ay saliksikin nyo ang kolonyalismo. Naintindihan ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot. May mga katanungan pa ba? Okay. 3 minuto na lamang natitira. 1 minuto. 10 segundo. Tapos na ba ang lahat? Okay. Pangkat una, maaari niyo bang ibahagi ang inyong nasaliksik? Magaling! Ang nasaliksik niyo ay ang imperialismo, na kung saan ang ibig sabihin ng imperialismo ay imperialismo, ito ay isang batas o paraan ng pamamahala kung saan ang malaki o mapangyarihang bansa ang naghahangad upang mapalawakin ang kanilang kapangyarihan. Pangkat-pangalawa, ano ba ang kahulugan ng kolonyalismo? Mahusay! Ang kolonyalismo ay ang kolonyalismo, ito ay ang pagtatag ng permanenteng paninirahan sa mga dayuhang lupain. Ngayon naman ay tatalakayin natin ang dahilan at epekto ng unang yugto ng imperialismo at kolonyalismo. May hinanda ako ditong 5 dahilan na kung saan lumalaki ang populasyon. Una, lumalaki ang populasyon. Maaari ka bang magbigay ng iyong kaalaman, Jelay? Magaling! Ang pangalawang dahilan naman ay ang pangangailangan ng produkto mula sa silangan. Magbigay ka ng idea mo, Adrian.
Magaling! Ang pangatlong dahilan naman ay si Marco Polo ay nagsulat tungkol sa lupain sa silangan ng punong-puno ng kayaman kaya napukaw nila ang mga interes ng mga Europyo. Isa si Marco Polo ang nagbigay ng dahilan upang manakop ang ibang bansa dahil sa kanyang mga kaalaman. Apat naman na dahilan ay ang mga tukla sa paglalakbay. Maaari ka bang magbigay ng iyong alaman, Devon? Magaling! Panglimang dahilan naman ay ang pagnanais na ikalat ang Kristyanismo. Pwede ka bang magbahagi, Eliza? Tama! Dahil nilalakay natin ang dahilan ng pananakop ay balikan nga natin ang limang dahilan. Una ay ang lumalaking populasyon. Pangalawa naman ay pangangailangan ng silangan. At ang pangatlo naman ay ang paglalakbay ni Marco Polo. At ang pang-apat naman ay ang mga tuklas na paglalakbay. At ang panghuli naman ay pagnanais na ikalat ang Kristyanismo. Dahil natalakay na epekto ng kolonyalismo at imperialismo. Una, nakilala ang iba't ibang produkto. Pangalawa, lumawak ang kaalaman sa hidrografiya. At pangatlo naman ay lumawak ang kaalaman, ay kalakalan sa. Epekto ng kolonyalismo at imperialismo ay ang una, nakilala ang iba't ibang produkto. Bakit nakilala ang kanilang produkto? May nagbabahag ka ba religyan? Oh, magaling! Nakilala ang iba't ibang produkto dahil sa kanilang pananakop na kung saan nakakadiskubere sila ng iba't ibang produkto sa ibang bansa o ibang bayan na kanilang sinakop. Ang pangalawa naman ay lumawak ang kalaman sa geografiya. Bakit nga ba lumawak ang kanilang kalaman sa geografiya? Maaari ka bang magbigay ng iyong kalaman, AJ? Magaling! Lumawak ang kanilang geografiya dahil sa kanilang paglalakbay na kung saan nalaman nila na ang mundo pala ay bilog. At pangatlo naman ay lumawak ang kalakalan. Bakit nga ba lumawak ang kanilang kalakalan, Abel? Magaling! Lumawak ang kanilang kalakalan dahil sa kanilang nadiskubrehang mga lugar na kung saan nagpapalitan sila ng kalakalan tulad ng damit, pinapalitan nila ng pagkain. Ngayon naman ay hahatiin ko kayo sa dalawang grupo. Ang bawat grupo ay gagawa ng isang slogan na patungkol sa dahilan at epekto ng unang yugto ng kolonyalismo at imperialismo. Naintindihan ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto sa paggawa. Isang minuto na lang natitira. 10 segundo. Tapos na ba? Oh. Magaling! Napakaganda ng iyong gawa. Ngayon naman ay naiintindihan nyo na ang ating tinalakay ay may hinanda ako sa inyong sasagutan. Dito nyo lamang isulat ang iyong mga sagot. Handa na ba kayo? Naiintindihan na ba? Bibigyan ko lamang kayo ng 5 minuto sa pagsagot. Okay, handa na? Oh, ibigay na lang sa likod. 3 minuto na lang ang natitira. 1 minuto. 10 segundo. Tapos na bang lahat? 10 segundo. Tapos na bang lahat? Okay, sagutan na natin. Una, anong letra? B. Magaling! Pangalawa, letra D. Magaling! Ay, pangatlo naman ay, ano? Magaling, letter C. At ang pang-apat naman ay letra D. At ang pang-lima naman ay, ano? Letter A. Sino nakuha ng 5 puntos? 4 na puntos. 3 pababa. Magaling! Palakpakan nyo ang inyong mga sarili dahil lahat kayo ay nakuha ng matataas na marka.
inyong takdang aralin. Nag-aralin ito ay magsaliksik tungkol sa pangalawang nito ng kolonyalismo at imperialismo. Naintindihan ba mga bata? Naway may naintindihan kayo sa talakayan natin ngayon.